alisan tayo. Mukhang may magde-disinfect dito. Ayan. Ayos, kahit paano. Well, nandito tayo sa simula sa amin. Tinatawag na phase 1. Tapos dito, pag dinadiretso natin to, yan na yung papasok ng phase 1. Ay, mali. Phase 2 pala yung sa amin. Phase 1 pala sa inyo. So, ganito yung tsura nito. Pag umaga. Subdivision naman kasi to, pero mas maganda sana. Hindi nalalabas yung mga tao. Wala, ganun talaga. Kasi kahit kami nga, nagtatrabaho eh. O yan, kakalan tayo rito. Hop. Lalang. Yan. Malapit na tayo. May aso. So, pagdating natin dito, makakaliwa tayo. Yan. Malapit na tayo. Ito, nandito na tayo. Yan. Yan, nandito na tayo. So, yan. Good morning, guys. So, ang gagawin natin, meron tayong flat bar. Itong flat bar na to, ito yung magsisilbing kabitan dun sa cylindrical na gagamitin natin. So, ikakabit natin to doon sa may ginawa natin gate na double gate. So, kailangan natin ang anim na putol nito. Meron naman tayong ng tubo. So, yan. Ito naman yung magsisilbing pasukan ng lock natin. Square bar para sa handle, round bar. So, yung round bar natin. So, ayan. Kaya kung mapapansin nyo, guys, pinagdugtong na natin yung gate. Tapos, ginamitan natin siya ng bakal. Winelding muna natin pansamantala para fix yung pagkakadugtong. Tapos, kailangan, guys, may uwang. Hindi siya pwedeng dikit na dikit. So, ginamitan namin siya ng hard duplex. Dito rin, guys, sa area na to, dudugtungan din natin siya. Weldingan din natin siya. Ang purpose ng flat bar, i-welding natin siya doon sa sakong paglalagyan ng mga cylindrical. Since anim yung nakabang natin ng bakal, anim na cylindrical din yung gagamitin natin. So, 1 inch to, guys. 1 inch. So, ayan, guys. Sinukatan na namin yung mga bakal kasi sobra to eh. Puputulin natin to. So, ayan. Pantay yan. Nasa hulog yan. Nasa level yan. Pababa. May mga guhit na yan. So, ayan. Nag-spacing na ako kami. Oh, yan. So, level na to sa level bar natin. So, ito yung pinapaliwanag ko sa inyo kahapon. Kaya kailangan dyan. Tsaka dito, tugma sila. Kasi labas pasok yung ano eh, yung swing ng bawat gate. So ayan, susukatan na po. So guys, yan, ganyan siya. Pag labas pasok yung bukas ng gate, ilalagay natin siya sa gitna. Kaya sinusukatan yan para ma-welding dyan yan. So ayan, guys, nakapagputol na tayo ng mga flat bar, tapos i-welding natin yan dyan. Kung ano yung kasukat, kung saan natin naisukat yung mga cylindrical. Yan, kailangan muna nating liyain gamit yung grinder ng mga bakal na abang, no? Kasi may mga semento yon eh, para kumapit yung welding natin.
So ayan guys, uwi muna tayo. 10 AM, 10 AM na tapos. Malalobat na kasi yung cellphone eh, kaya kailangan muna mag-charge. Babalik tayo after 30 minutes. Tapos nadala natin sila ng tubig, wala pala silang tubig kanina. Nawiling mag-video. So ayan guys, may truck na ng basura. Punong-puno yung basura. So yan, sa laki ng subdivision, talagang nahihirapan silang kolektahin lahat ng basura rito. Malapit na ako sa amin. Charge muna natin yung cellphone natin. So balik ako roon. Hindi ako sila ng tubig. Ay, init. Guys, no, may natapos na naman tayo ngayong araw na to, kahit medyo half day lang, no. So at least medyo gumagawa tayo ng paraan, pero hindi ko alam sa mga susunod na araw kung pwede pa. No, kailangan natin sumunod sa government natin. So again, shout out pala kay Ma'am Lisette diyan sa Hong Kong. Kamusta po? And shout out naman po kay Mrs. Nieves. Tita, kamusta po diyan? Kamusta diyan sa Saudi? So, yun lang guys, no. So, laging tatandaan, stay safe, stay at home, laging sumunod sa government, and God bless you all guys.